pagdating ng kapayagan ng anak ng tao or Son of God na hindi inasahan niyo. Yung 1 Timothy chapter 3 verse 16 o ba yun? 15 or 16? The mystery mystery God manifest in the flesh. So hindi ko gano'n, ano, kasi i-relay ko lang sa inyo yung hiwaga, no? 3 verse 16. What you are doing is right. Oh, tapos ikabig kasi nyo, ha? Baptized. Without controversy, great is the mystery of God. Oo. So, bigkasin nyo. Okay. So, ito yung... Okay. 1 Timothy 3:16. At walang pagtatalo dakila ang hiwaga ng kabanalan niyaong nahayag sa laman. Pinagpaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, pinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan, sa sanlibutan, tinanggap sa itaas, sa kaluwalhatian. Okay. Yung time na yun during the ministry of Jesus Christ, tingnan niyo yung sentro si Jesus Christ. Nung si Jesus Christ nagme-ministry, si Jesus Christ ang represent of the Son of Man. Nung gumaganap si Jesus Christ sa ministry, yung mga anghel sa kalangitan nakatanaw sa kanya. Bakit nakatanaw ang mga anghel? Kasi nakita nila yung bumaba, yung Espiritu ng Diyos during the day of baptism. And Jesus Christ is the Son, represent of the Son of God, manifest in His, during His time. Bakit kailangan natin susukan si Jesus Christ sa kanyang ministry? When Jesus Christ is passed away, yun, during His ministry, sino nang gaganap sa kanyang ministry? Pero hindi nila nakita yung secret mystery. When the Son of Man coming, yung the Son of Man is coming, hindi nila napansin. Hinahanap nila ho, sino yung Son of Man? Pero hindi nyo napansin, pag dumating daw ang Son of Man, no one he knows that the Son of Man is coming. This is my beloved Ngayon, Son, in whom I paano? Am well pleased. Ngayon, papaano nyo mararamdaman na yung anointing na yan magaganap din sa inyo? Dumating na. Because it is already coming. Ito pa. Sa John chapter 1 verse 14, the word become blessed. The word was made flesh. Sabi naman, the word become flesh. Pero sa Bible, the word was made flesh. Yung flesh na yun, sino yun nag-represent? Wala na si Kristo eh. Sabi ni Kristo, I am with you until the end of the world. So, ibig sabihin ko, sino bang gaganap doon? History, whatever. Nagsasalita yon dahil kinakausap kayo on that hour. Kung kinakausap kayo ng oras na yon, anong gagawin nyo? Ngayon, sabi ng Son of Man,
When you come into the world, you reveal the mystery. Ibig sabihin, yung Son of Man ay ang gaganapin niya, magre-reveal siya ng mga hiwaga tungkol sa lupa at sa langit. At yung Son of Man magiging light of the world siya. Ang tanong, sino yung gagamitin? Tapos nakatingin sila ngayon sa nagsasalita. Pero hindi nila nakita yung Son of Man, walang nakakalam kung sino, kailan dumating. Even Jesus Christ, hindi niya sinabing, I am the Son of Man. But the attribute of the Son of Man is always speak the revelation. O maghihintay pa kami ng iba. Pag sinabing always speak the revelation, hindi mo inaasahan yung kapahayagan na makakantan mo yung manifestation ng Diyos sa pamamagitan ng isang tao. Alam nyo ba yung manifestation of anointing of God? Pwedeng gamitin yung bata. Kami ni Juan para magtanong. Kung kayo pero hindi alam darating, ng bata na yung kanyang o maghihintay pa kami ng iba. Nagkaroon ng anointing of power to restore. Kumuwi kayo at sabihin ang inyong nakita sa akin. Nakakita ang bulag. Tao. Nakalakad ang pilay. Kaya yung loot. Papalatag daw, sinasabi, ginagalin lang sa akin. Nung dumating daw, nag-aasawahan, may merong... Diba? Oo, Luke 17. Oo, hindi nila napansin yun. Oo, di drink. When the Son of Man is coming, it is a secret mystery of God. Pwedeng gamitin siya, pwedeng gamitin ako, pero hindi nyo sila mano kasi it is secret. Pwede sa isang oras na nagsasalita, pero yung 10 minutes or 3 minutes nandoon ang thou set the Lord. Hindi rin napapansin niya nang nagsasalita na ang bibig niya ay may portion of thou set the Lord to restore the spirit, yung internal spirit niya. Diba? Maraming beses siya. Yan, nako. Nakikita mo naman. Nakikita ko na si Jesus. May magsasaka na nag-asik ng binhi. Sa kanyang pag-asik, may mga binhing nalaglag sa tabi ng daan. At tinuka ito ng mga ibon. May mga nalaglag sa batuhan. At nang sumibol, natuyo agad dahil sa kawalan ng tubig. May mga nalaglag naman sa dawagan. At nadaig ang mga binhing tumubo at nasakalito. May mga nalaglag sa mabuting lupa. Tumubo ito at nagbunga ng tigi isang daan. Guru, bakit patalinghaga kung magsalita ka sa kanila? Ipinaalam na sa inyo ang lihim ng kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y ang talinghaga lamang para tumingin man di sila makakita at makinig man di makaunawa. Ito ang ibig sabihin ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhing nalaglag sa daan ay ang mga nakinig. Ngunit dumating ang Diablo at inalis ang salita sa kanilang puso upang di sila manalig at maligtas. Ang nalaglag sa batuhan ay yung mga masayang nakinig ng salita. Ngunit walang ugat. Naniwala sila ng sandali. At nang dumating ang tuso, natisod sila. Ang sa dawagan naman ay yaong pagkarinig. Ngunit di nagtagal, sila ay nadaig ng alalahanin at yaman at kalayawan. Kaya't dinahinog ang kanilang bunga. Ngunit ang mga bining nalaglag sa mabuting lupa ay ang mga nakinig ng salita at may mga pusong tapat at masunurin. Nagsikap at nagbunga. Gusto kong maghanap kayo sa scripture eh. Sabi, tanda niyo lagi the yung eternal God and also Jesus Christ begin to natural.
goes to supernatural. So ibig sabihin, gagamit ang Diyos ng mortal na tao. Hindi ito napansin ng ibang tao na nangyayari na pa, it's already. Sabi ng ganun, nung ikaw, ako na, Panginoon, nung ako'y nagutom, kailangan mo ako pinakain. Nung ako'y walang damit, kailan mo ako binihisan? They are thinking about the natural. Ay, kailangan puntahan natin yung nakakulong. At tayo mangaral. Pero minsan yung isang taong mababa pa ang revelation can restore and give a new light ng isang taong nakakulong naging isang mangaral. There will be happy niyan sa isang iglesia. And that is the natural. Pero hindi napansin ng nangangaral na yun na yung tao niya nabago yung kanyang lifestyle. Di ba, great mystery? Sa tingin mo kayo yung taong nangangaral yun, kaya niyang baguhin ng isang tao? Pero, nabago niya. Di ko alam kung sinong tao na yun, ha? I'm not talking about a specific name of men. But there will be happen na nangyari yun. That is what we call preparatory para doon sa supernatural lifestyle. Ibig sabihin, pupwede pala ang isang tao din kahit wala siya sa kulungan, nakakulong siya sa mundo ng kasalanan. Kahit ang tao wala sa kulungan, kapag ang isang tao nakita ng Diyos na ang kanyang puso ay paguhin ng isang tao yan, magmamanipis sa kanya yung nature, yung deity of anointing. To restore that man, to bring into the kingdom of God. Ibig sabihin, na-bless ang isang tao kasi bakit? Nabago. Yung pala ay part ng isang manifestation of the Son of Man. Kayo ba? Gusto nyo bang gawin yan? O ba kaya nyo lang ginagawa? Ay gusto nyo lang gawin. Pero hindi nyo, kahit pala